everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay mag-share lang ako tungkol sa aking maliit na sari-sari store dito sa kaganapan sa aking sari-sari store. So yan guys, unang-una, share ko sa inyo yung about sa mga peste na kumakain ng paninda. So hindi talaga maiwasan guys na may makakain dito sa ating mga paninda. So hindi ko na alam kung paano ko sila malalabanan kasi marami na akong ginawang pantaboy sa kanila. Pumili na rin ako yung panlason pero mga ilang ano lang, ilang buwan lang, ilang linggo, babalik at babalik pa rin sila. Pakita ko sa inyo yung itlog ko nandun sa rep. Ayan guys. Pakita niyo 'yon. Ayan, doon ko nilagay yung itlog ko. Kasi akalain nyo guys, nauunahan pa nila ako kumain ng itlog. Kaya hindi muna ako nagbibili ng mga paninda ko. Tingnan nyo guys, walang laman. Patungan ko ng mga dilata. Wala nang laman. Hindi muna ako namimili. Kasi ayaw ko masayang yung paninda ko. Marami na akong na paninda dito na itapon. At hindi na napakinabangan. Sobrang lugi na ako. Ayan. Wala nang laman yun. Hindi ko pwedeng wala lang puhunan. Kaya hindi namimili. Joke lang guys. Hindi, isa pa rin yun sa dahilan kung bakit hindi rin ako namimili kasi wala talaga akong puhunan. Hindi na dahilan ko lang yung daga. Ayan. Hindi nga guys, nung nakarang araw, nagpabili ako dito sa malapit lang sa amin ng mga sitcheria. And then, dalawang bundle yun guys. Yung isang bundle ay nangat-ngat ng daga. Ang ginawa ko, sinabit ko dun sa taas, pero inabot pa rin nila. Inakit pa rin nila yun. Ang tindi ng mga ano na yan, kahit saan mapunta yung ano ko, nilalagay ko. Pupuntahan pa rin nila. Except na lang dun sa rep, kasi hindi nila kayang buksan yun. Kahit nga itong salamin guys, kasi nabasag yung pintuan. Doon sila dumadaan sa isa. Kahit mataas na yung nabasag na yon na pintuan, napapasok pa rin nila. Kalain mo yun. Kaya, di ko alam kung ano gagawin ko, guys. Comment down below kung may alam kayo na pwedeng ipang pangtaboy sa mga peste. Sobrang nahihirapan ako kasi ang dami kong nalulugi. Ayan, hindi muna ako namili ng mga sitcheria ko. And then, yun nga, marami. Kaya hindi ako nakakabili ng dilata kahit sabihin nyo pang hindi naman kakain ng daga. Ayan. Hindi na ako namimili muna kasi guys, gusto ko isang pamilihan lang. Ayoko ng ano, yung ang inano ko, yung mga noodles, yung mga chicheria, yun ang, tsaka yung biscuits ko guys, ay yun ang madalas na inangataan nila. Ngayon yung ano naman, yung spaghetti noodles. Minata rin nila. Ako nga hindi nag-spaghetti sila. Spaghetti ng spaghetti. Galing. Puro pasarap sila sa buhay. Kita mo. Ayan guys. Ayan. Sila lang umubos ng 1 kilo na to. Kunti na lang natira. Ayan. Sila lang umubos niyan. 2 kilo yan guys. So, nagkaroon ako niyang bonus na spaghetti pasta. Yung pasta na yan. Binili ko yun galing sa Upwards Points, pinang grocery ko sa Walter Mart, pero hindi ko nailigpit kaya nangyari na ngat-ngat nila. So hindi ko na tinanggal dyan sa pwesto para hindi na, para yun na lang ang babalikan nila, hindi na yung iba kong paninda. Pero nangyayari, kahit anong paninda ko na dito, inangataan nila. Ay, kahit stress na naman, okay, lagi na lang akong stress. 1 hour later. Gusto ko lang sa inyo i-share yung bago kong pandagdag dito sa tindahan ko na maliit. Bagong pagkakakitaan ulit guys. So, ayan. Order ako sa kumari ko ng Canton at saka 2 miswa. So, 2 kilong miswa guys. Nagkakahalaga siya ng 64 pesos guys ay 1 kilo. So, 2 kilo ang in-order ko at 128 siya. So, dito naman sa Canton ay 206 isang bundle. So, ito guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Oh, dami niya. So, 206, 12 pieces ito. And sa dinibay ko siya, pumapatak na 17 pesos lang. So,
So, mura na siya, diba guys? Ayan. Dalawang ano. Pwede ko siya ibenta ng 20 pesos. May 3 pesos ako. Kung mabagal naman sa inyo to, pwede mo na rin gawing 25. So, ayan. Yun namang miswa guys ay ayan. 2 kilo siya. Irerip ako na siya guys. So, maganda dito kasi medyo marami. Mukhang malaki ang ano niya. Mukhang marami siya. So, irerip ako siya ng sa 1 labo at ibibenta ko siya ng 5 pesos. So, ayan guys. Magre-repack na tayo ng miswa. Magre-repack na ako ng miswa. Ipapakita ko sa inyo kung magkano ang tutubuin natin sa 1 kilo nito. Magkano ang lalabas nito isa, pag nirepack natin. Ayan. So, tara. Keep on watching guys. Yes, bago nga pala ang lahat, gusto ko lang muna batiin ang aking kumaring maganda. Nagpapa-shoutout siya. Shoutout kay Joey. Kay Joey Roselias. Ayan, na-shoutout na kita, friend. Kumaring friend ko. So, ayan. Isa siya sa mga nagsusupport sa aking vlog, sa aking channel. Thank you, thank you, thank you, my friend, kumari. Ayan, so, tara, re-repack na natin yung in-order ko sa kanya. Yan. Wala akong lamesa guys, kaya dito ko na lang ipupwesto itong miswa. Ayan, so ito itong ginagamit ko guys pang repack ng miswa is plastic labo. So, let it go. So, yan guys, mahirap mag-repack kasi dikit-dikit yung miswa pero kinakaya naman. Kinakaya kahit anong hirap. Basta pagkakakitaan, go, go, go! So, let's get it on na lang tayo para happy life. Naglalagay ko ng sapin, guys, para hindi ano. Pero naghugas naman ako ng kamay, ha? Nagsabon ng safeguard para iwas germs, diba? So, kailangan sa panahon ngayon ay laging malinis tayo. Ayan, so ilang piraso kaya ang mariripa ko neto? Ayan, kailangan ko nagmagmadali guys kasi 9 o'clock na. Pagdating ng 10 o'clock, baka makarpyo ko. Pauwi pa ako sa bahay. Nag-iintay na si Tutoy. Yung baby ko. Ayan. So, ito na guys. Nakapag-repack na ako ng miswa. Ayan. Bilangin natin kung ilang piraso siya. And then, sabihin sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Pang 24 ito guys, nadurog. Ayan, so nabibenta ko pa rin to pagka, well, ito na yun na pinakahuli kong nabibenta. Ayan, nabibenta ko rin tong durog. 23! So, ayan guys, kwentahin natin kung magkano yung puhunan. Ano, 5 times 23. So, 115. 115 yung, ano, lumabas. Ayan. Ito na yung resibo guys. Ang 1 kilo ay 64. So, lumabas siya ng 115 sa times sa 5 yun. 5 pesos kasi ang benta ko per balot. 5 pesos ang benta ko. Then, tinimes ko yung 5 times 23. Ayan, lumabas na 115. So, ililis natin yung
64. So yan, 51 pesos guys yung tubo mo ng sa isang kilo. Sa isang kilo ay 51 pesos ang tubo mo. So pwede na, di ba guys? So malaki-laki na rin ang tubo mo dito. Ayan, plus iles pa natin yung plastic. So sabi natin na piso, di ba 50 ka? May 50 pesos ka o. Mura lang naman yung plastic labo. So ayan, hanggang dito na lang guys. Ayan, so sana makabili kayo ng per kilo para malaki rin yung tubo inyo. Ayan, so hanggang dito na lang. Goodbye. Thank you for watching.